testing natin para mas makita nyo. Ayan, naka-bulb tayo para sigurado. Yun. Na natin kung alin yung, ayun, channel 2. Channel 2 yung naka-protect. Welcome to my vlog. Ayun, oh. Ace LX10. Madalang yung LX10 sa gawa natin. Puro LX20. Ngayon, ito, may sumulpot. Dala ng tropa. Pag mamayari ito, tropa natin. Hindi niya alam na kung gawa ko yung ginawa ko ng vlog. Yun, ang issue nito, kaya din natuloy dito sa akin, ay naka... number one issue ng Ace. Naka-protect or naka-clip, o naka-protect. Naka-protect yung channel 1 or channel 2. Hindi ko alam kung ano yung channel 1 or channel 2. Pero, testing natin para mas makita nyo. Eh, naka-bulb tayo para sigurado. Yun. Na natin kung alin yung, ayun, channel 2. Channel 2 yung naka-protect. Yan. Ayun, yun yung mission ko for today's video na ma-fix ko yung Ace na LX10 na ito. Bali, ang gagawin ko is i-fix bias ko na ito. I-fix bias, tapos mag-add ako ng power transistor. Tapos, siguro maglalagay na lang din ako ng fuse dito. Lagyan ko na rin ng fuse to dito. Yan, yan lang yung gagawin natin. Katulad sa mga ginagawa ko sa LX20, ipapackage natin ito. I-fix bias natin. Channel 2, edi, channel ba yun? Dito. Dito na side yung may problema. Kadalasan na naman yan, yung trimmer na yan. Oh. Yan. Balak ko sanang ikuha nito, i-comparison kung alin yung mas malakas sa kanila or alin yung mas mataas na voltage against dito sa may Kibler. Basta pag nagawa ko yan, tingnan ko kung nandito pa mga to, ikuha natin, i-comparison natin. So ngayon, stay tuned lang kayo. Kasi ako yung vlogger na hindi naman ako nagpo-pull demo tutorial. Lagi ko naman sinasabi na kung na lang, babaklasin, papalitan. And then, sabihin ko lang sa inyo kung anong ginagawa ko, anong mga ginawa ko, ano yung mga pinagpapalitan, ano yung dapat papalitan. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Nabaklas ko na yung board. Yan, ito. Ito yung pinaka-awkward. Ito yung isa sa mga awkward na ginawa ng Ace. Ito, masyado nilang tinitipid yung materials eh. Yan, oh. Na-exe na nga. Pina-exe na yung heatsink. Binawasan pa yung transistor. Ito, yan, yan. Kasi ang board na ginamit ito is sa LX20 rin to eh. Pwede rin itong pang LX20. Pero original niya is LX10. Yan, oh. Pero pwede mo itong gawing, pwede gamitin sa LX20 ito. Iisa lang sila nito. Dagdagan na ng transistor. Yan, tapos yan na. Basta iisa lang design nila nito. Pina-exe lang yung heatsink. Ngayon, ang gagawin ko is ito, ipipix bias natin. Yung ginamit na trimmer ay 202. Same lang, oh. Sa LX20, oh. Tapos yung isa, 201, 200. Ito 1 yung ilalim niyan. Oh, parehas na parehas, di ba? Ngayon, stay tuned lang kayo. Mabaklasin ko lang yung itong trimmer. And then, mag-add na ako ng transistor para hindi na umaba yung video natin. Kasi kabisado na ng mga manonood natin yung itong gawaan natin, eh. Ibahin natin yung routine. Pahuli natin itong power supply. Pahuli natin paglagay ng fuse dito. Unahin muna natin dito. Yung ngayon, stay tuned lang. Ito na si Master. Oh. Master sa LED. Sama kayong bayaw ko pa rin. Oh. Yun, oh. Dami nating audience dito. Eh. Kwanto, tinitraining ko yung bayaw ko para matuto na. Para may alalay ako rito. Ayun na, ito na yung ginawa natin. Mag-tryan muna ako ng ito. Kwanto. 200 ohms pa rin yung gamit ko rito. Ito, mag-try ako ng 0.8. Gagana yung top 0.25 na bias. Kung tumaas, baguhin natin. Kasi LX10 nito eh. Pero pag hindi, na yun pa rin yung bias na 0.25, yun na yun. Same sa mga ikabila. Tapos, lagi kong paalala, kapag nag-add kayo ng transistor kung sakali, huwag nyo kalimutan mag-add ng kwan, ng bloke para sa emitter niya. Yan ginawa ko. Wala na akong bloke na ganito eh. Kaya yung pahaba na kwan na bloke na nilagay ko, awkward man tingnan pero okay lang. Kaysa hindi mo madagdagan yan eh. Masasayang ka lang ng transistor dyan. Yan, dahil nakapix na ito, ang gagawin natin is ito muna. Mag-add muna ako ng fuse dito. Wala na rin akong fuse box eh o fuse holder.
yung kwa na lang, alambre na lang yung ihikwa natin. Papatayuin natin, yun na lang yung gawin nating shelving fuse niya, fuse holder. So ngayon, stay tuned lang kayo. So ngayon guys, ito. Ito yung ginawa kong diskarte sa paglagay ng fuse. Oh. Yan. Yan. Discarting technician lang, hindi discarting marino. Ngayon, nakakapit na yung mga kable. Try natin sukatan kung parehas lang yung bias nila ng LX20. CA20 sana sabihin ko. Ngayon, switch natin. Tingnan nyo, mawawala na yung protect nyan. Ayan o. Oh, di ba? Wala na. Bisado ko na to eh. Yung yan yung ginawa natin yung fix nyo. Ilalim yung isa. Tapos, saan ba yung isa? Ito. And then, ito. Ngayon, sukat tayo. Kasi 6:30 na ng gabi. Magpukan tayo, magpapatusok tayo ng balat natin. Papatato ako eh. Alos parehas lang. Yan o, 0.25 din eh. No, ito. Ito. Hindi pa ako nagdagdag ng transistor ah. Saka ako na sa dagdagan kapag nakakapit na sa heatsink para hindi ako mahirapan magsukat ng butas. Tapos ito. Ayan, kabilang channel. Ayan, same lang. Oh. Ah, normal na to. Yan yung saktong bias. Same lang pala ng bias ng LX20 tsaka LX10. Nagkatalo lang sila sa supply. Ngayon, magdadagdag lang ako ng transistor nito. Babalik ko muna yung heatsink para hindi mahirap. So, ngayon, stay tuned lang. Madali na natin. 7:08 na ng gabi. Ibang dilim na sa labas oh. Tapos ito na, pinix ko na oh. Yan. Kasi kabisado na ng mga viewer natin yung ginagawa natin lagi. I-recap lang muna natin yung ginawa natin. Yan, may fuse na siya. Tapos nag-add na tayo ng transistor. Yung dating 3 pairs nagiging 4 pairs na kabilaan. Magtaka kayo bakit parang yellow yung insulator. Naubusan ako ng mika. Kanyan, yung Kapton tape. Yan naman lagi ginagamit ko eh. Pag wala akong mika, Kapton tape. Pwede naman yan. Yan. Tapos, naka-fix bias na. Yan. Hindi na mag-protect ito. Naka-fix na siya eh. Yan. Tapos, yung kabila. Yan. Tapos, lagi kong sinasabi, bago tayo magtapos, baka mag-add kayo ng transistor na hindi kayo mag-add ng bloke. Kailangan magdagdag kayo ng bloke niyan. Kailangan kung apat yung transistor, apat din yung bloke na yan. Hindi pwedeng tatlo dyan. Yan. Ngayon, may nakakabit na kwanto na speaker. Ito na yung may-ari eh. isang base, isang tweeter. Kasi lagi nating setup yan eh. Tapos, laptop yung audio source na natin. Rectang 220 na natin. Kasi naka 110, hindi natin may tutudo eh. Pasuyo nga ako pre. 220 mo na. Yan. Yan. Okay, fail. Oh, yan oh, wala na yung protect, di ba? Oh, fire. Oh, nene. para iwas copyright. Itong channel na to, naka-base na speaker yung nakakabit. Yan oh. Tapos, ito naman, high. Ito yung channel na nagpo-protect kanina. Yung sa ilalim, channel 2. Ayun, normal na siya. Audio na. Laking tulong ng transistor na to guys. Baka isipin nyo, walang kwenta yung transistor na yan. Laking tulong yan kasi maiibsan yung init ng kwan, ng heatsink. Kasi imbis na tatlo lang yung nagbubuhat, magiging apat sila. Dagdag tulong ba? Dagdag aliansa. Ayun, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na to. Kahit pa paano, meron tayong content.
Laging LX20 na iba. LX10 naman ngayon. Bali, pangalawang LX10 ko pa lang to, buhat nung December, pangalawa pa lang. Ayun, bago tayo magtapos, siyempre, chop natin, always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, Saoyo Road, Saoyo, Quezon City. Social media pages natin. Kantayantay lang kayo, malapit-lapit na. Nagpagawa na ako ng sticker. Sa mga nag-request sa akin ng sticker, yan nyo, paabulan ko kayo. Social media pages natin, Facebook page, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, hindi siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out and love. Madali na.